Hi guys, Kuyang Sir Senatinsis. Welcome back, Kuyang Robert. We're here at HR Marine Company Inc. located at Marcos Highway, Cainta, Rizal. Check natin yung for delivery po ni XOR Marine. This is a Toyota Fortuner 4x4 LTD. Ginawa ito ni Exo Armoring as Assault Rifle Protection or Level B6. Tingnan natin kung ano yung mga features na lagi natin in-explain kung mag-vlog tayo. Yung mga thickness, yung mga upgrades na ginawa natin para makita natin maganda. So ngayon, tingnan natin ha, silipin natin. So start natin yung kotse at para makupo tayo na mas maganda. Yung Assault Rifle Protection natin or Level B6, standard naman lagi ang ating mga features nito, no? Like yung ating pong mga salamin, yung steel armor natin, yung mga floor natin and roof, and sa mga fuel tank and run flats. So, dito tayo sa salamin. Ang thickness sa salamin natin is around 41mm. Yan po yung pang level B6 or assault rifle protection. All the glasses of this car is assault rifle protection. From the windshield, from the side doors, and the back glass. Even dun sa ating mga likod po na quarter area, yung ating salamin is naka 41mm yan. Oh. Usually kasi 39 to 41mm ang thickness niyan. So yung ating naman pong roof, we use 3mm steel. Design ito sa 60 degree angle ng M16. So to lesser the weight ng auto natin. And also, yung ating pong floor armor is we use Kevlar blanket. Nakatago lang mo siya, no? Pero nasa ilalim ng carpet na ito, no? So yung Kevlar blanket natin, design naman siya sa 200 grade exposed together, no? Na parang DM51 po, no? Ito po yung mga hand grenade po, yung mga tanyatawag ang minsan na atis. Yan po ang nasa floor natin. So, unlike the other armoring company, they use steel na bumibigat lalo yung auto. So, tingnan naman natin, no? Yung ating mga hinges. Ito yung ating hinges na mga fabricated. Yan po yung ating mga fabricated po, no? Hindi po siya nire-enforce lang. So, meron yung grease fitting, no? So, yung pink case na, siyempre, hindi nagagamit, nakalawang. Pwede po natin gamitin yan, yung grease fitting niya, tanggalin natin yung screw na yan, at pwede po tayo maglagay ng grease sa loob niyan. So, yan po yung advantage po ng ating mga hinges. Madali natin siya ma-i-align kapag medyo bumaba sa tagal na. Ngayon po, ito naman yung tawag natin, no? Standard naman ito na meron tayong overlapping. From the overlapping, meron po tayong bullet catcher. So, para ma-protection na natin itong in-between na ito. Yung salamin na ito, no? Yung salamin na ito. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo no, kanina, no, na ang kapal niya, no, tingnan nyo nun yung ating dalim, 2 inches na yung thickness na yan. So, baka nakataka kayo, bakit may offset? Ito kasing offset na to, ito yung dumadaan sa channel para mag-roll siya ng up and down. Ayan po, going up, mabilis pong pumanik, at mabilis din pumuba. Ganyan po aganda yung motor natin. So, motor pa lang po, very expensive na talaga, kasi po hindi po sa China, galing po siya Germany. Ang operable natin, sa front lang ho yan, no, for VIP purpose. Yung like ko na-explain sa inyo before, na hindi mo kailangan may pag-usap ng VIP sa outside, no? Either the bodyguard or the driver. Okay, bakit naro-roll natin yung bintana? Ang purpose naman bakit naro-roll ang bintana going down, if in case during travel time, na mawalan kayo ng aircon, hindi kayo suffocated sa loob. So, pwede nyong ibaba yung bintana para may hangin na pumasok po sa loob. And second po, kung meron pong checkpoint na yung alangan tayo na hindi totoong checkpoint, hindi natin kailangan buksan yung ating mga pintuan. Di ba? Kung makapansin po ninyo, pag binaba nyo siya, buksan nyo yung ilaw, may pag-usap po kayo, marinig na ho kayo niyan. At saka ho, kung saan lang merong alanganin, ang pwede ho nyo gawin, iangat po ninyo yung bintana at the same time, hawiin ninyo yung barrel. At hindi na ho yung tatama ho sa inyo. Although pwede pumutok sa loob po, ang advantage po niyan is hindi kayo katamaan agad. At saka hindi na ho nila maiikot siya, maiipit na ho yung barrel niya. At pwede nyo ipitak po yung kotse at pwede maiwan po yung barrel nila na nakaipit po. So yun po, no,
Ang ating likod po, no, wala naman po yung operable power window just because for VIP purpose. No? I think we don't need to expand the features of Toyota Fortuner. So lahat naman, marami na po tayong auto meron ganito. The 2.8 liter na to, alam naman nila yung mga horsepower nito and the other features po nito. Yung ating isa, may katanong, paano yung mga magiging power ng kotse after the armoring? Siyempre, nababawa siya ng kotse pero minimal lang po. Kasi po, lahat ng kotse natin ngayon, no, medyo malakas na po ang makina kahit po 2.8 siya, yung power niya. Maganda po. I think that like this one, nasa 174 horsepower to compared with the old ng mga auto dati kahit 3.0. Ito 2.8 lang siya pero the power and the horsepower and the torque are very, very nice. Ngayon po, kung titingnan natin, no, punta tayo sa likod, no, para ma-explain ko naman yung the different features po nito, no. Dito naman po sa likod, isabi ko sa inyo, same din po ang itsura niya. Makikita ko ninyo ang ating pag-trim po, no. In situ na mababalik natin sa original looks po yung ating auto. Ayan po. Ayan po. Ayan po, kung may mapapansin nyo, para merong konting more hair po ng konti dyan, para hindi maiwasan natin yung mga magastos sa lamin kahit natin saka yung ating pong squeezing sounds or yung mga maingay na nagpapalakpak. Ayan po, mawawala ko yan. Hila sa iingay. And then, go back to the added features ng Assault ng Exxon. Retain pa rin po yung ating power hatch door. Automatic pa rin siya. Ito po yung ating pong recoil back door. So, same po. Agandaan natin. Meron po tayong gun port na pwede pong magamit kung saan yung gusto nyo pumutok po going in and going out. Ayan po. And then, meron po tayong mga extra po na mga switch dito. Ay, pinkies ay bumukas po sa labas. Kaya kung sakali naman pong maipit po tayo dito sa auto, ayaw pong bumukas, sirain nyo ito para masungkit natin yung mga portion na ito at para mabunot natin yung lock. Yan po yung kagandahan ng mga gawa natin. At saka, tingnan nyo ninyo, napakalambot ng ating mga pintuan pagbukas at pagsara. Dati kailangan na ipag-away. Ito pong portion na ito na assault rifle, no? Everything po na ginagawa po natin dito, no? Lahat po, we upgrade the suspension from the shocks and spring and the brake pads po sa harapan natin. The rotor, we use the same kung ano po yung original niya kasi malakas naman po yung mga preno niya. So, ito naman po sa harap natin, yung sabi natin kanina na operable daw, ito naman yung operable natin. So, I think buhabaho ito ng mga 5 inches. Ito ba, maalimutan ko, ito naman yung nasa side mirror area natin na para hindi po tayo malusutan ng balaw dyan sa area yan. And also, meron po tayong armor shield dito ng side na to. Kung sakali pong may bumaril po sa atin yung patagilid dito sa side na to, wala akong kapenetito kasi may bakalo siya. So, check naman siguro natin yung ano, yung makina naman niya, kung ano man nilagay. Pagdito ko lang po, no, yung firewall natin ay meron po dyan sa labas. At doon po sa loob niyan, pag binuksan po ninyo yung dashboard, meron po sa pababa. Kaya hindi po tayo naglalagay din sa ibabaw dito sa loob kasi po para maibalik natin ng maganda yung ating dashboard. At kung mapapansin naman ninyo, no, we have a fuse box po na nandito at nandito rin po yung ating mga steel armor para sa battery. No need to put cover here. Ang agandahan ko nito na naka-open po ito, kung saan yung kaproblema yung ating electrical po, pwede natin matanggal yung mga connector ng ating mga battery. So, maiwasan masunog yung kotse, no? And that one is yung parang computer box mo natin na nandyan na may cover din po. Yung ating fender, no, may armored to na nandito po sa loob nito. Hindi lang mo nakikita. Kaya po itong mga portion na to, may mga protection po yan dyan. Left and right po, meron po yan. Yan po yung agandahan ng ating yun na ginagawa ko na sa Exo Armory. Sabi ko nga sa inyo, 21 years na po tayo nasa negosyo ng bulletproof ng imported material. Wala po tayong ginamit na China materials dyan. Lahat po galing South America, galing po Sweden, and 90% po na imported. The 10% is the manpower only. So, subukan natin mag-test drive para ma-check natin yung ride before the delivery. Kasi this car is for delivery. So, meron din tong 360 camera. Kita mo rin yung bungkay. So, kung mapansin natin, no, yung power na tong coaching ito, parang hindi natin na-experience na pipil na nadagdagan siya ng added weight. By the way, no, yung added weight pa na ito siguro nasa mga 850 to 900 kilogram yung isang auto ito. So, since na-update naman natin yung mga suspension, everything, so, batay siya na maganda. And also, kama naman ng preno, napaganda. Pitik-pitik lang yan, pero feel na agad natin yung
lakas ng braking system. So ayan, no, yung sabi ko sa inyo, yung power niya, sakto lang. Yung handling niya, maganda po. Ito ng Ren. Saka sabi nga natin parate, no, kahit matagtag ang auto mo, after the armoring, gumaganda ang ride because of the new suspension na pinanta natin. Ganda. Pati yung kahit isway natin siya, tingnan naman nyo po. Isang ganun lang. Balik agad yung auto. By the way, no, kuyang sir sa nating sis, may nagpapa-shoutout nga pala. congratulations sa new setup officer ng PM Calaw, especially ang kanilang worshipful master na si Kuyang Deo Macalma. Idol natin yan sa DCRH. And also, shoutout din tayo kay very worshipful master ng Katipunan Masonic Lodge 489. Magkakasama ko kaming nag-lodge visitation sa Hong Kong. Si Kuyang very worshipful Don Ronaldo Garcia. Seller po ng mga Rolex yan. Yan po, mga kapatid po natin yan. Maraming salamat po, no. Don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel, Kuyang Robert. Kung meron po kayong mga tanong, you can call me at 0917-837-3099. Ito po yung ating test ride po sa Fortuner po, na napakaganda po na Assault Rifle Protection Level B6. Thank you very much. And God bless.